Kakaiba nga mga idol ang training na ginagawa ni Victor Wembanyama bago siya sumabak sa NBA. Pero bago yan mga idol, balita muna tayo sa Rockets na mukhang gustong ubusin ang kanilang pera ngayong free agency. Dahil alam nyo ba meron silang alos 60 milyon na cap space, 60 milyon na pwede nilang gastusin sa mga free agents. At balita nga dito na si Rui Hachimura at Austin Reeves ang ilan sa kanilang maraming target. Gusto nga nilang agawin mula sa Lakers ang dalawang napaka malaking tulong na role players sa kanila na itong nakaraang playoffs. And while they are capable mga idol na kuwanin nga yan mula sa Lakers dahil nga meron silang 60 million at kung offeran nga nila ng napakalaking salary itong dalawang Lakers player na ito ay baka manakaw nga nila sa team ng LA itong si Rui at si Reeves. Pero alam nyo ba mga idol, hindi lang yan ang kanilang target, pati na rin daw si Middleton, Lopez, Bruce Brown, Clarkson, pati na rin si Cam Johnson, DiVincenzo, Brooks, Potel, Powell, at pati na nga rin daw si James Harden, pati si Fred VanVleet. Yan mga idol ang napakadami nga nilang targets ngayong free agency. Porkit mayaman ng Rockets ngayon mga idol, ay parang gusto nga nilang kuwanin halos lahat ng players. At ngayon ay atin ang pag-usapan ng kakaibang training na ito ni Victor Wembanyama. And well mga idol, kapag off-season, di ba nakikita natin ang mga NBA players na sila'y nag-ensayo. Sila LeBron James, Stephen Curry, sila Brandon Ingram, marami pang iba mga idol. And usually mga idol, ang mga NBA players na ito ay nakikita nga natin na nagbubuhat, lifting weights nga sila, nagpapalaki ng muscle, nagpapalakas ng kanilang strength para nga ready sila pagpasok nila muli sa season. Pero ibang iba si Victor Wembanyama mga idol dahil hindi nga siya masyadong nagbubuhat ng weights at nagpo-focus nga siya sa pagte-training mga idol ng kanyang core nga daw at pati na nga rin daw gamit ang kanyang body weight. Diba daing nga rin ang maraming NBA fans sa kanya na mag-bulk up nga daw siya, magpalaki ng katawan. At ang naging sagot nga dyan ni Victor Wembanyama, hindi niya nga daw kailangan yan. Sabi niya nga na magpa-skinny up, magpapayat nga daw ang mga NBA players kagaya niya. At ang approach nga neto ni Victor Wembanyama mga idol at pati rin na kanyang personal trainer ay lumakas niya ang kanyang core strength, lumakas ang kanyang inner strength. At mga idol, malaking tulong nga rin yan para maiwas sa injury itong si Victor Wembanyama. Imbis na nagbubuhat ng mga mabibigat na bagay mga idol na hindi nga advisable sa napakatatangkad ng mga tao kagaya nilang ni Victor Wembanyama na 7'5". At alam nyo rin ba mga idol na merong statistics sa NBA na ang mga 7'3 ata pataas 7'2 ay very injury prone. At ang isang example na nga lang dyan mga idol, walang iba kung hindi si Yao Ming. Ilang beses nga siyang nagkaroon ng lower body injuries nang dahil sa tangkad niya nga mga idol, sa laki ng kanyang katawan ay hindi na nga kinaya ng kanyang mga binti ng paa yung bigat. Kaya nga itong si Victor Wembanyama hindi nagbubuhat mga idol, hindi nga nagpapalaki ng katawan dahil gusto niyang maiwas sa mga ganitong klaseng injuries na nakita na rin siguro nila mga idol sa mga past 7-footer sa NBA. And I think mga idol tama naman dito ang ginagawa ni Victor Wembanyama at ang kanyang trainer. For example na lang si KD mga idol, grabe ang kanyang karir kahit hindi naman pagkalakian ang kanyang katawan. So let's see na nga lang siguro mga idol kung ito bang unusual, kakaibang training ni Victor Wembanyama kumpara sa mga normal na NBA players ay gagana nga para nga sa kanyang karera.